Kamusta ko barkada? Tayo po yung nagbabalik sa Kadakrap Season 6 at ito po ay Episode 10. At syempre, nandito po tayo sa Shopping District. At kung mapapansin ninyo naman po mga kabarkada, ang gaganda ng build ng Kadakrap! Grabe na itong mga build na to. Meron pa dito yung kay John C. Oh. Tapos meron pa dito nung ano tawag dito, yung Rebisco. Rebisco ang tawag namin dito sa build ni Ace. Eh, no? Parang ano yun? Chocolate Rebisco, Strawberry Rebisco. Talagang matatakang kapag nakita mo yung build ni Ace. Oh? Oh my goodness. Grabe na yung detalye na yan. Hindi ko kaya yung ganyang detalye. Tingnan nyo. Ito kay Masta, ito kay Nelian, ito kay Rob. Tapos ito ay kay Jigstata. Tapos ito kay AZ. Grabe yung concept nung kay AZ. Oh. Yung kay AZ, si AZ magaling siyang builder. Pero ang mas magaling si AZ sa mga conceptualizing, nagko-conceptualize siya ng mga tema ng build. Yun yung magaganda. Tingnan nyo naman, gold shop. Tapos syempre, ito yung city hall namin. Ata, hindi ako sure. Si Bangsit ang aming sitio. At syempre, marami pa pong build dito sa may dulo mga kabarkada. At ito po yung mga balak namin sa Kadakrap, mga systematic builds pagdating sa mga community builds. So balang araw, nagbibuild pa po dito ng mga shop na mga maliliit lang. Inuna lang namin yung mga malalaki, tapos papunta kami sa mga maliliit na shop. Kasi marami kaming balak ibenta sa Shopping District. At syempre, maganda kung yung Shopping District kompleto na bago pa siya totally magbukas talaga. So bago namin tapusin tong Shopping District, lalagyan muna namin siya ng mga shops para magamit na kaagad siya. Dati kasi tuwing magbibuild kami ng shop, eh kung kailan lang namin gusto. Ngayon kasi napansin namin na kailangan na talaga namin i-prioritize yung Shopping District para mas marami kaming matulungan ng mga Kadakrap members. At the same time, mas maging maganda yung Shopping District namin. Kasi last time parang napakatagal bago mapuno yung Shopping District. So ang gagawin muna namin, uunahin muna namin yung Shopping District para kapag magbibuild na kami ng base, meron na kaming pagbibilan ng mga items na kailangan namin. So halos lahat po mga kabarkada ay ibebenta dito sa Shopping District. At isa sa mga gusto kong binibenta dito ay wool. Kaso napakamahal ng benta dito ni AMC. 2:1 stock. Asan yung kailangan ko? May kailangan akong wool na kailangan ko ngayon. Kasi syempre, nahihiya ako sa mga Kadakrap members. Ang gaganda ng mga builds nila. Asan yung kailangan ko? Ito, brown wool. Kailangan ko bilhin lahat yan, okay? Kasi kung mapansin nyo, ang ganda ng mga builds nila. Tapos ito yung akin. Tingnan nyo naman. Sobrang plain. Napaka-plain. At syempre, kilala ninyo naman ako mga kabarkada. Talagang symmetrical talaga ako mag-build. Kaya wala akong magagawa. Ganito yung kakalabasan ng aking mga builds. At ito nga pala mga diamonds na itong ibibigay natin to kay Mayor. Actually, kulang pa ng diamond blocks to. So, bago ko ibigay kay Mayor to, magbabayarin ko muna lahat ng mga Kadakrap nito. So, maalala ko, kailangan ko nga pala ng storage. So, siguro tapon ko na lang muna yung iba na hindi ko naman kailangan dito. Kasi ililipat ko ito. Kasi wala na akong shulker box. Nasa base, tinatamad ako umuwi sa base. So, itatapon ko na lahat ng mga hindi ko kailangan para magkaroon tayo ng space, okay? So, ito ililipat ko dito sa my kabila. Alright. Brown wool, 1:1. Ngayon ko lang napansin. What? 1:1 ang brown wool? Abay, napakabait mo naman pala, MC. Akala ko naman ay napakamahal ng benta mo. Kasi last time, di ba bumili ako kay MC? 2:1. Tapos ngayon, 1:1 na lang. Ay, uubusin ko na to. Kailangan ko ng brown wool. Talaga nga naman, mapapabili ka kaagad kapag ganyan ang presyo. Dapat ganyan ang presyuan palagi. Ito, hindi ko na masyadong kailangan to. Madali lang naman mag-craft niyan. So, bye-bye. Parang mas gusto kong tinatapon na lang sila. Limbawa, ito yung copper. Tapon ko na yan. Yung feathers, kailangan ko pa rin yan. So, hindi ko muna yung itatapon. Ito, meron ako ancient debris dito. Galing to kay Ace. Kung hindi nyo pa po napapanood yun, nandito yung Sly on Demand. Mag-subscribe na kayo. Pero syempre, kaya nga po ako nandito sa may Shopping District ngayon, mga kabarkada. Dahil gusto ko pong i-expand itong aking shop. Expand in terms na pataas. So, dito ko na po talaga ilalagay yung aking racket shop. Kasi noong una, ang bala ko, gagawa pa ako ng isa. Kaso, itong ang isa, hindi ko na mapaganda eh. Gagawa pa ako ng isa pang shop. So, ang gagawin ko na lang, yung opisina ko nasa baba. Tapos, yung pangalawa, hindi ko pa sure kung ano ilalagay ko dyan. Pero dito sa pangatlo, dito natin ilalagay yung racket shop. Kasi, syempre, kung bibili ka ng racket, gagamit ka ng racket. Para kapag bumili ka na, nakagamit ka na racket. So, ang gagawin ko muna ngayon mga kabarkada ay gagawin ko yung mismo shop dito sa ibabaw. Kaya mag-subscribe ka na dahil bibigyan kita ng isang Mike Singh timelapse. Let's go! Thank you.
maayos ka dyan ah. Talagang dyan ka pa talaga nag-spawn. Ang galing. Pero syempre, kung mapapansin ninyo naman po mga kabarkada, ganda na. Pero dito sa may loob ay hindi pa po siya totally tapos. Kasi hindi ko alam kung paano ba mag-interior. Alam nyo yun, nag-aaral pa lang ako mag-build. Tapos, mag-aaral na naman ako mag-interior. Exterior nga, nahihirapan nga ako. Interior pa kaya? Ganda ako. Kayo ba nagagandaan kayo? Ako nagagandaan ako eh. Kaso ang problema ko talaga ay interior. Kung mapansin nyo dito, ilang oras ko ba ginawa itong interior na to? 2 oras? Tapos yung interior ko pa dito sa may kabila, nahirapan din ako. Although magkakaparehas lang naman itsura nila. Eh hindi talaga ako magaling talaga mag-interior. Kaya hindi ko alam kung ano ilalagay ko dito sa third floor. At actually meron pa tayo dito second floor na hindi nagagamit. So hindi ko pa alam kung para saan to. Siguro in the future baka magamit ko yan. Pero syempre dito po yung mismong entrance niya sa number 2. So meron tayong entrance dito na pwede nilang lakaran in case na wala silang rockets. Kasi pagpasok nila dito, maglalagay siguro ako dito ng dispenser na magbibigay ng rocket. Siguro mga paisa-isang piraso para lang makakit kayo dito. Ayun, para lang makakit kayo dito sa mismong itaas. Kasi syempre, hindi ka naman ata bibili ng rockets kung wala kang elytra. So understandable na kapag pupunta ka sa lugar na to, meron kang elytra. So ang gusto ko sanang gawin, as usual, alam naman po ninyo mga kabarkada, na kapag ako ang mag-interior, kahoy ang gagamitin ko kasi ang ganda kasi ng kahoy, napaka-flexible ng kahoy pagdating sa interior. So talagang kahoy ang gagawin ko. So siguro, paano ko ba i-interioran to? Kasi ayoko naman punuin tong lugar na to kasi kung mapapansin yung madilim, so kailangan ko pang ayusin yan. Siguro liliitan ko na lang siya tulad ng ginawa ko dito sa may ibaba. Kasi kung mapapansin nyo dito, hindi ko naman binuo yan eh. Ayan o, di ba nakikita nyo? Niligyan ko, may mga hollow spaces pa dito na hindi nagagamit. So ganun na lang din siguro yung balak ko. So lagyan ko na lang siguro siya ng mga tunnels. Kasi technically kapag bumili kayo ng fireworks, pwede kayong lumipad dito sa may itaas or pwede kayong lumipad dito sa may gilid, o diba? Or kahit hindi na kayo lumipad eh, pwede nga tumalo na lang kayo dito tapos makakalipad na kaagad kayo, diba? So kaya ako dyan nilagay yung fireworks shop kasi very flexible siya pagdating sa mga naka-elitra. Oh, ano yun, di ba? May ibibenta ako sa'yo. Ano yung ibibenta mo? Ano ba ito? Rockets. Rockets for sale. Rockets. 12 diamonds per box. Ito. Bili ka na. Paubos na rin ng akin ah. Bili ka na. May iba pa kayo dito eh. Ano yung pakay mo? Lagi ka na may pakay eh. Ano? Nagbibenta ng bones. Nagbibenta ako ng bones? Yeah. Oo, bakit? Susuplayan mo ako? Hindi. Ano? Pwede bang i-trade to? Ano yan? Asan? Asan ito? Ito, chess. Oh, ito. Yes, ba't dyan mo nilalagay? Chess. Uy! Ba't di mo yeah. Nalang ilapag? Uy, gunpowder! Siyempre, sisirahin ko din ulit to. Saan galing to? Sa akin yan. Sa ano ko yan? Raid Farm. Raid Farm. Raid Farm. Bakit? Ang dami. Ang isang shelter niyan. Siyempre, may looting yun. Oh, magkano mo binibig? Ay, trade mo! Isang shelter. Isang shelter, 9 diamond. Pero lagay ko 10 kasi kasama yung shelter box. Loh! Oh, bakit? Oh, tapos? Yung sa'yo nga may patong eh. Ano may patong? Walang patong yan! May patong yan. Walang patong yan. Ito. Madaming stock dito. Bale, ilan yan? Bilangin mo. 15. 9. 15. 15 times 10. 150. 150. Oh. 150 diamond dahil yan. Oh, saan na yung bone? Ano connect ng bone? Eh, isaswap ko yan dun. Uy, bakit diamond? Sa hala ko may swap mo! Yung value, kako. Ah, value. Ah, sige, dali mo yan, dali mo yan. Dali mo yan, dun tayo sa base ko, dun tayo sa base. Wala pa akong ano eh, wala pa akong bone shop eh. Ay, ano yun? Hindi ko alam presyo na ito eh. Ano yan? Uy! Kailangan ko nito! Ba't ang dami? May bartering ka ba? Siyempre. Ah, may bartering ka? Oo. Teka, di kailangan ako sa bartering, nakakalimutan ko eh. Pwede naman ako maging supplier mo niyan, pati yung obsidian. Ayun oh, nga, yun oh, obsidian. May obsidian ka? Oh, may obsidian. Asan? Magkano to? Isang shulker. Yun nga, hindi ko alam kung ilang presyo nito, pero para sa'yo, kasi supplier mo ako. Tsaka wala naman kwenta yun eh. Mag-apply ako supplier sa'yo. Oh, magkano yan? 1:3. Oh, e de 9 diamonds din. E de 10 din. Parang lahat ng presyo sa kada, crap 10 diamonds isang shulker. 1:3! Tapos, pwede mong ibenta yun ng 1:1. Wala naman nabili ni ito eh. Pero kailangan ko. At least ko. May stock ka. Oo. Oh, sige. Dali mo yan. Pumunta tayo sa base. Sa base tayo. Bumili ka asa. Ba't ka bumili? I-swap ko nga eh. May bones pa ba? Wait lang. May bones pa ata ako. So binibenta ko yung bones ko ng 1:1. Pero para sa'yo, ano na siya? 2:1. 2:1. Sige. 2 diamonds. 2 diamonds. No. Sige ka mo. Kala ko 2 diamonds. Sumigil ka na.
Grabe ka. Nagsige ka eh. Ay, kulang ako. Kulang ako ng isang stack up. Kulang ako isang stack ah. Okay, sige. What if bibigyan kita, ilan yung sayo? Ano yung 1 is to 3? Yung gunpowder. Oo, 150 lahat. So, ang isang shulker nito, 27. So, bibigyan kita, wait lang, lalabas ko nga yung maiwagang calculator. Okay, bibigyan kita na 5 shulker box ng bones. Kaso wala ako na. Ibibigay ko sayo bukas. O bibiling ko na lang ng diamonds. Pwede ko naman bilhin ng diamonds. Oo, oh, yun. Para wala ka ng problema. So, wait lang. Kuha akong shulker box. Ay, ito! Meron akong good deal sa'yo. Good deal. Ay, ayoko yan. Nakikita ko na yan. isang shulker ng gunpowder. Bibigyan kitang 2 shulker ng gastir. Alam ko yan. Oh, sige, babayaran na lang kita. 27 plus 25 is equal to... 52. Oh, 52. Tama, 52. Sa, galing ko, no? Galing ko talaga eh. 52! So, kulang pa ako ng 98 diamonds. Oo, 98. Tapos, yung isa, 10 da... Uy, wait lang! Hindi, 54! Oh, 54. Kasi kasama yung shulker box eh. Oh! Kasama na nga, pati yung ano ko. Magkakulit lang naman tayo yung shulker box eh. Kaya nga, ibig sabihin 52 nga. Tama, 52. Tama, oh. Dadayain mo pa ako. Scammer ka. Scammer ka. Oh, 54. 54. 96 pa. So, 96 pa. Tapos, magkano isa pa? 10 din. Ito 160. 160. Kasi, 160. Kasi, isang, yung ano, ilang, tama, di ba? Ilan bang gunpowder meron ka? Hindi. I mean, 106 na lang yung babayaran mo. Ah, 106. So, tama. 106 ang babayaran ko. So, sige. Wala na akong choice. Hindi ko na ipipilit. Hindi ko na ipipilit. Gano'n ko parang pati-trade mo. 50 plus 44, 94. O, akin na yung ano ko. Akin na yung products ko. Wait lang. Give me my products. Tama. Sakto yan. Replace ko ba o tapong ko sa'yo? Tapong mo sa akin. O, tapos kunin mo ito nasa likod. Kasama ni Crime Seed dyan yan, ha? Oo. Asan? O, tingnan mo. Goods. Oh, baka gusto mo ng ano? Ano naman yung bibenta mo? Oh. Durable to one. Dapat may vibrio niya na. Bili ka nito, ano, 10 diamonds parehas. Puti ka yan. Kahit 1 diamond, walang bibili niya. Oy, kukulin ko yung shelter doon na. Ay, alin? Ay, isang box. Oh. Isang box. Ikaw na supplier ko ng ano, ng gunpowder, ay, ng hindi. Crying obsidian. Kasi gunpowder, yes. Mahina yun eh. Mahina, di ba? Oo. So, hindi, tsaka obsidian. Gunpowder, mabilis yun sa akin. Gunpowder din. Oh, pero? Pero may iba kaya tang supplier, so tama. Wala pa kasi supplier ko eh. Kaya kapag may kailangan ka pang ibang susupplyan, sabihin mo. Okay, sige. Crying obsidian, tsaka obsidian. Oo. Okay, meron na akong crying obsidian. Ito, mahirap talaga to. Kasi kailangan ko talaga ibenta lahat ng klase ng obsidian. At isa na dun ay yung crying obsidian. So, pwede ko ibenta rin to ng 1:1. Or, palitan ko na siguro yung presyo ko ng 2:1 kasi medyo mahirap talaga makakuha ng obsidian lalo na kung wala akong bartering. Pero sige, 1:1 na lang. Meron naman ako supplier. Sige, 1:1 na lang din parehas yan. May supplier naman ako. Okay, goods. Very nice. Although, pwede ako gumawa ng bartering kasi nga, kailangan ko siya sa negosyo ko. Pero sa ngayon, hindi ko pa naman kailangan. So, hindi muna ako gagawa ng bartering. Magre-rely muna ako sa mga supplier. Pero ang pinaka-importante talaga sa akin ay yung gunpowder. Ito talaga ang importante para makapagsimula na akong gumawa ng mga rockets ulit at magkaroon ako ng stock. Yan. Alright. Nagsistart na ba ulit yung gumawa? Yun. Gumagawa na ulit. Yan ang gusto ko, par. Tapos yung paper ko, naglalabas na ba ulit? Kasi dapat nababawasan na to eh. Nababawasan na ba ulit? Hindi ko alam kung nababawasan na ba ulit yung paper ko. Bababa ako dito. Nababawasan ata. Hindi ako sure. Oo, nababawasan yan. Hindi lang pansin, pero nababawasan yan. Okay, goods. Production is always good. You can never go wrong with many backup. Ano tawag dun? You can never go wrong with stock. Di ka malulugay kapag maraming ang stock. Lalo na kung yung stock mo ay wala namang pinanggalingan na puhunan. Very nice. So, it's a brand new day, mga kabarkada. At ito na po ang kinalabasan ng ating interior dito sa ating rocket shop. At syempre, kung makapansin ninyo naman po dito, meron na po akong isang barrel ng shulker of rocket. So, marami na po tayong kikitain dito, mga kabarkada. At the same time, maglalagay pa po ako dito sa dalawang barrel dito.
dito sa may likuran. Kaso problemado nga po ako pagdating sa gunpowder kasi napakabilis ng paper farm ko pero hindi ako nakakapag-AFK sa gunpowder farm ko. So, isa sa mga balak kong solusyon ay gumawa pa ng isa pang farm ng gunpowder pero hindi muna sa ngayon kasi meron tayong kailangan gawin ngayong araw na kailangan ko munang i-check kung magagawa ko siya. Kasi po, isa sa mga balak ko mga kabarkada ay lagyan na po ng exterior itong ating sugarcane farm. Kasi syempre kung nakikita nyo naman, hindi bumabagay sa mga builds natin dito at para masimulan na talaga natin yung itsura talaga ng ating base. Kasi ito yung magiging base natin dito ko ilalagay lahat ng mga kailangan natin lalo na yung mga farms na gagamitin natin. At the same time, eh, syempre, ito talaga yung tema ko ngayong season. So dapat, mai-implement na natin siya dito sa may sugarcane farm. Dito nyo na talaga makikita yung aking tema. Kasi yung tema ko kasi mas makikita nyo siya kapag nakita nyo na siya sa mga malalaking build. Kasi ngayon sa mga maliliit na build pa, hindi pa masyadong apparent yung itsura. At maraming nga palang salamat sa mga nag-comment nung previous episode. Marami sa inyo nagsasabi na maganda din yung una, pero marami sa inyo nagsasabi na maganda rin tong pangalawa. Kasi mas distinguishable daw yung parang ano tawag dito, yung parang design niya kesa dito na labo-labo lang. So, ayun, kung may opinion pa kayo tungkol dito sa texturing nito, sabihan nyo lang ako kasi so far, kung mapapansin nyo, ginagawa ko na po siya dito at so far nagugustuhan ko naman siya. At actually kung mapapansin nyo, wala pa po tong mga design or yung mismong mga maliliit na mga details kasi kung mapapansin nyo, dapat ganito talaga yung itsura ng lahat ng yan. Pero sa ngayon, hindi ko pa nagagawa. Pero syempre, gusto ko na talaga unahin tong sugarcane farm kasi medyo nag-enjoy ako sa pag-build nung design na ilalagay ko dito. So, bago ko simulan yung design na yon, kailangan ko muna ng materials. Kasi isa sa mga materials na kakailanganin ko ay meron na ako, pero meron akong isa pang material na kailangan na bibiling ko sa kada craft member. So, buksan ko muna to kasi kailangan ko rin naman nito. So, magpo-produce na ako ng maraming basalt. Bakit wala akong TNT dyan? Ano nangyari sa TNT ko? Bakit nawala? Ano nangyari doon sa TNT? Ba't nawala yun? May TNT doon. Abuti na lang may stock ako ng TNT dito pa. Kaso, paano ko may lalagay? Activated na to. Gagana na. Yun, gumana. Nice. Okay, meron na ulit tayong basalt generator. Kailangan ko nito. Ito yung magiging texturing block natin. Tapos, kausapin natin yung isa pang kadakrap member na makakatulong sa atin. Tred! Hello? Pabili. Balita ako, nagbebenta ka ng blackstone. Ay, hindi, si Ace pala. Si Ace yun. Yes, supplier. Meron ka blackstone? Meron. Asan? Pero wala yung owner. San? Hindi yan. Huwag mong galawin yan. Blackstone. Bartering sa ano? Sa overworld? Hindi. Dito ko lang inaano. Ah. Actually, pwede mong gawin yun. Bartering sa overworld. Ito lang. Ginagawa ko nga. Hindi. As in, yung bartering mo nandito sa overworld. Putik na yan. Dilipat ko pa dito. Ang dami nun. 128. Pwede yun. Lalagyan mo ng ano portal sa tabi nila. Pag binato nila yung item, mapupunta sila dito. Tapos nandito na sila sa item sorter. Ba't kasi nandito yung item sorter mo? Dilipat ko sa gold dapat yan. Magkano to? Pasaman talaga dito. 10 diamond is on shop. Siyempre. Kapon 10 din eh. 10 to? Walang discount? Oh. Supplier ka! Dapat mura! Ito ba ang owner? Bakit? Kapag ibebenta ko yan sa owner, mas mura yan, siyempre. Bakit? Eh, bawal ka magbenta eh. Susumbong kita, bawal magbenta. Ba't ka bumibili sa akin? Hindi naman lang nagbebenta. Kailangan ko eh! Tingnan mo. So, dapat mura yung benta mo. Hindi. Kasi... Grabe ka. Hindi pwede. Supplier ka ni Ace, tas kinukuha na mo siya ng pera. Ba't ka sa akin bumibili? Hindi ko naman binibenta. Eh, ikaw wala si Ace eh. Nasa Ilocos eh. Hintayin mo kung gusto mong mura. Oh, yung diamond lang, muro na ngayon ni Song stock? Oh, lima lang kailangan ko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nga lang, anong 60? Lima lang kailangan. Lima nga lang ba kailangan? Isa pick. Labas ka ATM. Ayun, yung ATM ko. Asan? Layo, asan? Ito oh. Asan? Huwag yun, napakamahal naman. Hindi naman ikaw yung nagbebenta. Aba, ay, hindi ko naman binibenta. Dala ko pa. Hindi ko naman binibenta eh. Oh, check ko pa eh. Daming pera. Wala akong pera eh. Naubos na eh. Oh, yun oh. Akin yun. Mahal naman eh ito. Kulang na lang. Hindi, ay, ano pala to? 9 stacks pala. Parang cool, kukulangin nata ako sa build dito. Dapat 5 diamonds lang to eh. Magkano benta ni Ace na ito? Ton, 27 stock. So, magkano bebenta niya dyan? 1 is to 3. Kasi bebenta ko sa kanya yan. Ano lang eh. Siguro mga 3 diamonds. 3 diamonds! Owner siya eh. Scammer to guys. Thank you. Salamat. Tawag doon? Sorry, not sorry.
At syempre, kung makikita ninyo naman po, tapos na po ang ating kauna-unahang big build. Tingnan nyo naman yan. Maganda siya mga kabarkada kapag sa malayo natin siya tinignan. Pero kapag sa malapit, kasi kitang-kita nyo yung mga detalye ng blocks. Pero kapag malayo, grabe! Talagang malayo pa lang, nakakatakot ng tignan par. Parang mayroong kababalaghan na nangyayari dyan sa may dulo na yan. Oh my goodness. Tapos samahan mo pa nung ano natin, nung face mask natin. Nasa na nga ba yung face mask? Ay, hindi pala face mask yun. Gas mask pala ang tawag doon. Pero tingnan nyo naman, ang ganda ng gradient kapag malayo. Ano? Ngayon ko lang yung na-realize. Akala ko yung gradient dapat maganda siya tingnan kapag malapit. Dapat maganda siya tingnan pag malayo. Ito. Suot natin yung gas mask natin. Oh, di ba? Perfect par. Perfect na perfect ang gas mas. Tapos yung background ng gas mask natin, yung build na to. Oh my goodness. At ito na po mga kabarkada ang simula ng tema ng ating mega build. Tingnan nyo naman yan. Kung mapapansin nyo, naglagay po ako ng mga acacia wood dyan para magmukha talaga siyang luma or parang dinadaanan ng ulan. Alam nyo yung kapag umuulan, di ba? Yung mga bahay natin, mayroon mga parang ano ba tawag doon? Parang mga stain or parang dinaanan sila ng tubig. Basta ganun, nilagay ko din siya dito, in-apply ko siya dito. At kung mapapansin nyo naman po, ang ganda, isipin nyo mga kabarkada, magkakaroon ako ng mga buildings dyan na ganito yung itsura. Para siyang dystopian, abandoned, kinemay na hindi mo malaman na parang mayroon nangyayaring kababalagan dito. Parang mayroon dito nakatira na hindi mo dapat gambalain. Ang ganda! Tapos makikita mo sa mga tabi-tabi niya, mayroong mga bahay na mga maliliit. Tapos ganyan din yung texture ng mga bahay na yun. Grabe talaga. Tingnan nyo naman, par, first time ko mag-build ng ganito kaganda. Alam mo yung ang simple niya? Ang simple niya eh, kasi ano lang yan eh, geometric lang yan kung makapansin nyo. Meron lang tayong letter U dito, tapos box-box na lahat yan eh, di ba? Box-box na lahat yan, katulad dito mga houses natin dito. Pero dahil sa gradient, nagkakaroon siya ng feeling eh. Nagkakaroon siya ng kakaibang pakiramdam kapag nakikita ko siya, parang kumpleto ba? Parang tamang-tama lang siya. Although, pwede pa natin i-adjust pa yung mismong pagka-gradient dito sa cobblestone tsaka sa tuff kasi kung makapansin nyo, medyo konti pa siya. Kung makapansin nyo, kasi medyo distinguishable pa yung tuff eh. Pero kapag naayos ko yung gradient niyan, perfect. Perfect na perfect ang build na to. Isipin nyo maraming mga build, iba-ibang mga itsura pero ganyan yung texture. Parang makaluma na factory kinemi na hindi mo malaman. My goodness. Napapaligiran ng mga bahay. Tapos, oh my. Na-excite na ako sa ano natin. Par, bala ko sana itong mga maliliit na bahay ay lalagyan ko rin itong blackstone na texture. Kaso hindi maganda tignan eh. Masyadong dark eh. Siguro itong blackstone na to gagamitin ko lang to sa mga malalaking build. So kung mapapansin nyo kapag malapit tayo sa build na to, parang ang pangit eh no? Pag malapit. Pero pag malayo, doon mo nakikita ang ganda ng build na to. Pero syempre, isa sa mga mali ko ay bumili ng maraming blackstone. Kung makapansin nyo naman, hindi ko naman nagamit lahat. Akala ko kailangan ko ng maraming blackstone. Hindi pala. Kailangan ko lang pala ng mga 6 or 7 stacks ata. Pero okay na rin. Ang problema lang na pagastos ako ng napakamahal kasi 10 diamonds each to. Pero yun nga, magagamit ko naman siya in the future. So, wala akong problema doon. Ang mahalaga, nasimulan na natin ang pagbibuild sa ating base. Siguro ang susunod na natin na gagawin ay itong ilalim. Ayusin ko to next time. Pero syempre, baka sa Sly on Demand yun na lang yung mapapanood. Pero itong mga houses na to ay aayusin ko din. So siguro sa Sly on Demand yun rin siya mapapanood. Pero syempre, i-update ko naman kayo dito sa main channel natin. Syempre, tingnan nyo naman. Mukhang maganda ang kalalabasan ng base natin. Siguro magte-terraform na rin ako. Siguro i-livestream ko na lang yung pagte-terraform. Kasi ang gagawin ko lang naman, papataging ko to eh. Papataging ko siya in terms na hindi siya sobrang patag. Kumbaga naka-terraform pa rin. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating malupitang kada crap episode. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Paalam.